Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Tony Noel sa panibagong vlog na ito, Kaalaman Legal, para sa inyo. Paumanhin po na ako ay medyo namamalat ngayon, kaya lang medyo napatagal na yung huli kong vlog, kaya ito po, sinusubukan natin na magsalita sa inyo ngayon para naman makabahagi ng panibagong Kaalamang Legal. Kamusta na ba kayo? Yung aking mga subscribers, mga viewers, yung mga bago pa lang napapagawin dito, sana mag-subscribe kayo. Kung nagustuhan ninyo itong aking vlog, ay mag-like kayo. Okay. So, share nyo rin para mas marami ang makapanood. Mas marami tayong mababahaginan ng konting kaalaman. Okay, ngayon, mayroon tayong panibagong topic. Ito naman ay tungkol sa yung binibiling lupa pero ang nasa mother title pa, ang titulo nito ay mother title pa. Ngayon, ano ba ang dapat na alamin muna bago bilhin ito? Okay, pag-usapan po natin 'yan. Okay, so yan, pag-usapan natin yan. Yung mga bumibili ng lupa na ang titulo nasa mother title pa. Ano ang dapat muna natin alamin bago natin bilhin yung lupa? So ano ba yung mga sitwasyong ganyan? Halimbawa, yung lupa ay minana sa mga magulang. Ngayon, ang titulo nasa mga magulang pa. Let's say, maraming heirs, maraming mga anak. Let's say, 5, 7, 8. Ngayon, yung isa, gusto nang magbenta ng kanyang share. Ano po? Ngayon, ikaw ang naalok at mukha ka namang interesado na bilhin yung sinasabi niyang share niya doon sa lupa. Pero, dapat, alamin muna natin ang mga bagay na pwedeng makaapekto sa ating pagbili. Unang-una, kapag ganyang nasa mother title pang lupa, ay dapat alam natin o alam na ng heir doon sa lupa na yon na covered ng mother title kung alin ang portion na kanya. Sapagkat kapag hindi pa identified ang lupa na talagang sa kanya, mahirap yun eh. Kasi, maaaring merong tinatawag na extrajudicial settlement of estate na. Mamanahin nilang lahat ang lupa, yung lahat ng heirs, 5 o 8 sila. Pero, hindi pa nila identified yung yung kanilang share, yung kung saang lugar, ang portion ng share nila. So, lalo na kung ang lupa ay hindi kasi merong nasa unahan, merong nasa gitna, meron namang nasa hulihan. Ngayon, kung ang nagbebenta sa iyo ay ang pwesto pala niya ay yung nasa likod. So hindi mo alam 'yon. Baka ang ituro niya sa iyo ay basta ayan ang lupang 'yan, hati-hati kami diyan. Ngayon, kung interesado ka, bumili ka ng lupa sa akin. Hindi po dapat yan. Dapat merong, aside from the extrajudicial settlement of estate, dapat may partition na. O kaya, na-survey na yung lupa. Ibig sabihin, pag may survey na kasi, hati-hati na yan, may plano na yan. Ngayon, kung ikaw ay bumibili, pwede ang mangyari ay mag-execute kayo ng deed of sale of a portion of land na kapag nag-process ka ng transfer of title in favor of you ay or in your name ay after payment ng BIR, assessor at RD, yung title tsaka yung plano na nagawa, pwedeng ipasok 'yon sa Register of Deeds, matitituluhan yung binili mo. Maibubukod 'yon doon sa mother title. Kasi identified mo na yung lupa na binili mo.
Okay, so tandaan po natin yan. Huwag tayong bibili ng lupa na hindi pa identified ng mga heirs o kung sino o kung co-owner kung alin ang parte ng lupa niya na ibinebenta sa iyo. Sapagkat kung hindi pa identified, magulo po yan. Magulo po. Sapagkat yung ibang heir, maaaring ang ibinebenta mo, buo pa pero gusto mo magbenta doon sa harapan o sa unahan ng lupa, eh, hindi naman papayag yung ibang heirs kasi ang matitira sa kanila ay yung gitna o yung dulo. So, pag-aawayan pa yun. There will be a conflict. At ngayon, bilang buyer ng lupa, ikaw ang maapektuhan yan. Okay. So, sana po maliwanag yan na kapag mother title pa, dapat yan ay identified na yung actual na lupa na ibinebenta sa iyo. Okay. May mga tanong din dyan tungkol dyan sa mother title pa. Halimbawa, sino po ba dapat ang magbayad daw ng survey kapag bumibili ka ng ganyan, bahagi o portion ng lupa na covered pa ng mother title? Ang experience ko lang po dyan ay usually kapag ang lupa na covered ng mother title ay hindi naman talaga usual na nagbibili ang may-ari. Let's say iisa o dalawa lang silang may-ari ng lupa, mag-asawa. At bumibili ka ng kapiraso lang ng lupa doon. Dapat 'yan kapag bumili ka ng portion of land doon sa mother title na 'yan, kung hindi sila regular na nagbibili, ikaw ang magbabayad ng survey niyan. Ang mangyayari, yung kapiraso mong lupa na binili doon sa buong area ng lupa na covered ng mother title, ipapasukat mo yon. Kaya lang, dahil nagpasukat ka, may matitirang bahagi pa rin, na malaking bahagi pa rin ng lupa, yun ay susukatin din para lang maibukod yung title mo. So, ang mangyayari, sa sukat niyan, dalawang magiging titles. Yung binili mo at yung matitira doon sa mother title. So, pag ganyan, usually, ang nagbabayad talaga yung bumibili kasi hindi naman talaga nagbebenta yung may-ari. Kaya lang, naawitan mo na ibenta na sa iyo itong kaprasong lupa na to, interesado ka, hindi naman talaga sila nagbibili. Kaya lang, dahil may pabor kang nagawa o kaya kamag-anak ka, dapat ikaw ang magpasukat niyan. Ngayon, yun namang isang sitwasyon. Kung halimbawa, regular na nagbebenta ng lupa, usually yan, nagpapasukat na sila bago nila ibenta ang lupa. So, wala ka ng problema doon. Kaya lang, pag minsan, ipinipilit pa rin ang may-ari ng lupa na kailangan mong bayaran itong pasukan na ito sapagkat ikaw ay bumibili sa akin ng portion ng lupa ko. Yan ay nasa pag-uusap na. Subalit, ang general rule naman, kapag ikaw ang nagbebenta ng lupa ng portions, ay dapat sukat na yan bago mo ibenta. At yun ay bibilhin ng interested buyer. Okay. So, maliwanag yun. Marami pong tanong kasi na ipapadala sa akin tungkol dyan. Sino ba daw dapat ang magbayad ng survey ng ganyang pagbili ng portion of land? Okay. So, sana po maliwanag yan. Dapat identified na ang lupa na ating bibilhin kapag nasa mother title pa. At pangalawa, yun nga, kung sino magko-conduct ng survey, sino magpapasukat ng lupa. Ngayon, balik tayo dun sa yung topic na yung bang dapat ay identified na. Ibig sabihin kasi pag identified na yung portion ng lupa, dapat ay yung mga ibang heirs na may right over the parcel of land covered by the mother title, may consent na yun. Kasi
bukod na siya, nakabukod na. Ang problema kasi niyan, kapag mother title pa at hindi pa hati-hati ang lupa, bago magbenta ang isang tagapagmana sa iyo, o heir, dapat yung ibang heirs may consent eh. Mahirap yung siya lang ang magbebenta sa iyo, deed of sale lang kayo. Unang-una, kung minana yan, dapat extrajudicial settlement of estate with sale. So, ganun pa rin ang mangyayari. Extrajudicial settlement of estate with sale. Ibig sabihin nun, minana ng mga tagapagmana, tapos yung isa nagbenta sa iyo, yung share niya. Pag ganyan po, valid ang transaction natin. Ibig sabihin, valid in the sense na identified ng lupa, alam mo kung sino ang seller mo, may consent ang mga ano other heirs. Yung heirs ng lupang namana na yon. Ngayon, ang mahirap po ka nga kasi dyan, kapag nagbebenta yung isa, wala namang consent yung iba na tagapagmana, magkakaproblema ka. Ang ihaharap lang sa'yo ay deed of sale, sasabihin sa'yo nung nagbebenta sa'yo, eh, tagapagmana ako dyan, may right ako dyan sa lupang yan. So, kung bibili ka ng 100 o 200 square meters dyan, sige, gawa lang tayo ng deed of sale. Hindi mo alam na yun dapat ay manahin muna at ang document ay extrajudicial settlement of estate at mag-agree ang mga tagapagmana na dito ka, dyan ako, ito, magpasukat na tayo para identified na natin kung saan-saan ang ating pwesto at kung tayo magbibili, yan lang ang ituturo mo dahil yan lang ang iyong share doon sa parcel of land na namanan nyo. Okay, so sana po maliwanag yan sapagkat mahalaga yan. Marami pong naiipit na buyer dyan. Mother title pa. Ang nangyayari, hindi mai-transfer ang title sa pangalan ng buyer sapagkat hindi sang-ayon yung kabilang yung mga ibang heirs na yung lupang yon ay para doon sa heir na yon na nagbili sa iyo. So, hold ang transaction, hold ang bentahan o ang transfer ng title sa pangalan mo. Eh di bali sana kung hindi naman masyadong malaki ang naibayad mo, eh kung yan ay ano, malaking halaga ang napakawalan mo, magkakaproblema ka sapagkat hindi mo maitatransfer ang title sa pangalan mo hanggang merong problema tungkol sa partition ng magkakapatid o ng mga tagapagmana. Okay, sana po ay nakuha niyo yan. Makakatulong po yan sa inyo kapag kayo ay nag-engage sa ganyang transaksyon na merong mother title, buo pa ang titulo, ang lupa ay nagbebenta na yung mga tagapagmana na hindi naman nila identified pa kung saan talaga ang kanilang share doon sa lupang yan. Okay, so hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong lahat at sana ay magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Thank you very much! We'll be right back.